Tubuh mo ko. Ayaw mong dalawa. How da be? Bread. Ika bread. 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 Ayaw ko na mag-ready, bro. Mababay. Eh, nag-heart ngayon sa mga picture mo, tapos ayaw mo. Hindi kasi, bro. Baka sabisihin nila ba na isitugit ako. Ano naman to, baka susi mo talaga. Okay. Saan ka ba nagsimula ang istorya ng mga criminology student at mga criminologist ay mga chusi pagdating sa babae. Hindi lang chusi, ah. Kartugit pa. Halika, pangayon natin ang istorya ni Martin Kalikak. Bakit ba loyal kaming mga criminologist sa mga love life namin? Marahil, dahil alam na namin ang istorya ng life ni Martin Kalikak. Nagsimula ang pag-aaral ng teoryang ating pag-uusapan ngayon nung maging interesado ang isang American psychologist at eugenicist na si Henry Goddard na pag-aralan ang buhay ng isang 8 taong gulang na bata na si Deborah Kalikak o Emma Wolverton sa tunay na katauhan. Nakita niya kasi sa genealogy ng bata ang sagot sa pag-aaral niya tungkol sa epekto ng genetics sa pagiging feeble-minded o kahinaan ng utak ng isang tao at ang relationship nito sa pagiging kriminal. Si Deborah ay pumasok bilang isang mag-aaral sa New Jersey Home for the Education and Care of Feeble-Minded Children, mas kilala ngayon bilang the Training School for Feeble-Minded sa Vineyard, New Jersey. Dito sinasanay at pinag-aaral ang mga batang mahina ang pag-isip. Si Goddard naman, noong kapanahonan niya, ay naging researcher sa nasabing paaralan. He was determined to prove the relationship of genetics to the feeble-mindedness of a person. Now, by tracing the roots of Deborah's ancestor, nakita ni Goddard ang kakaibang pinagmula ng bata na may magandang basis sa proposition niya tungkol sa segregation. Naging mas interesting ito nang matrace niya ang historical root ng bloodline ni Deborah na si Martin Kalikak. And the Martin Kalikak life story goes like this. Si Martin Kalikak ay isang Revolutionary War militia noong American Revolution. Ito ay may mataas at respetadong katauhan noong kapanahonan niya. Nang matapos ang gera, nakipag-inuman ito sa isang tavern. At doon, may kilala siyang isang empleyado na ayon sa chismis, naka-one-night stand niya ito. Ang sabi pa sa istorya, ang babaeng ito ay may kahinaan sa pag-iisip. Nagkaroon siya ng isang anak dito at tinawag ni Goddard na Martin Jr. o John Wolverton sa tunay na katauhan. Ayon sa istorya, iniwan ni Martin ang mag-ina at umuwi siya sa kanilang lugar sa New England bilang isang war hero na may mataas na karangalan. At dito, nagsimula ang interesting na part ng buhay niya. Muling nagkaroon ng babae si Martin sa buhay niya. This time, ito ay isang Quaker maid o isang religious na babae na naging girlfriend at forever niya na kung saan nagkaroon siya ng 7 anak. Ang twisted plot ng istoryang ito ay ang pagkakaiba ng naging behavior ng anak ni Martin sa 2 niyang naging karelasyon. Sa unang babae na may mahinang pag-iisip, si Martin Jr. ay naging problema ng lipunan, pati na ang karamihan ng mga descendants o lahi nito. Naging prostitute, kriminal, magnanakaw, mga lasinggo at iba pang mababang uri ng pamumuhay na hindi kanais-nais sa lipunan. Habang naging lahi naman ni Martin sa 2 niyang babae ay namuhay ng marangal bilang mga lawyers, teachers, pastor at iba pang respetadong trabaho sa lipunan. Ang pag-aaral na ito ay sinulat ni Goddard sa libro niyang The Kalikak Family, A Study of Heredity and Feeble-Mindedness na sumikat noong 1912. Ito ang isa sa pinakasikat na pag-aaral sa field ng genetics, psychology at criminology
na kung saan naging related ang tatlong pag-aral. Ayon sa findings ni Goddard, ang behavior at ang pag-iisip ng isang tao kasama ang posibilidad ng pagiging criminal nito ay madidetermine kung pag-aaralan ang genealogy, dahil ang genetic transmission o ang pagpamana ng ugali sa isang tao galing sa kanyang magulang ay magandang determinants ng pagiging criminal, pagiging feeble-minded, at lahat ng behavior ng isang tao. Ayon sa naging rekomendasyon ni Goddard, ang mga feeble-minded ay posibleng magdala ng malaking problema sa lipunan. In the long run, magiging malaki ang pinsala nito sa ekonomiya at sa iba pang aspeto ng komunidad. Dahil sa kakulangan nito sa pagkontrol sa pag-iisip at decisioning ability, may malaking tsansa na makakommit ito ng crime, lalo na kapag ito'y naharap sa isang sitwasyon na nakakairita sa kanya, sa mga taong nakakasalamuhan niya, na maaaring mag-result sa violenting reaction. Binigyan ni Goddard ng malaking emphasis ang mga moron. Ito ang level ng feeble-mindedness na sa tingin niya may pinakamalaking tsansa sa crime commission. Dahil ang mga ito ay namumuhay na parang normal na tao sa paningin ng iba, kaya maaari itong ma-influence o makontrol ng mga matatalino para gumawa ng krimen, dahil hindi naman ito alam ang moral at legal consequence ng action. Dahil isang eugenicist si Goddard, isa siya sa mga tao na naglalayo na mapa-improve ang lahi ng sangkatauhan. Dahil sa pag-aaral niyang ito, nag-propose siya ng isang eugenic solution para di na dumami ang mga feeble-minded o mga taong may kahinaan sa utak. Sabi niya, kailangan ang mga katulad ng mga lahing ito ay i-contain sa isang lugar at di nahahaluan ng good genes, upang ang matira sa natural na mundo ay ang mga mabubuting lahi lamang. Pero ito mga tsonga, dahil maraming nagduda sa kinalabasan ng studying ito, pinag-aralan ito ulit kasama sila David McDonald at Nancy McAdams at iba pang mga siyentipikong nagduda sa kinalabasan ng pag-aaral. Kaya noong 2001, nilabas nila ang pagiging fictitious or pseudo-scientific basis ni Goddard. Isa dito ay ang kinahinatnan ni Deborah Kalikak o si Emma Wolverton na galing sa pamilya ni Martin Kalikak Jr. Si Deborah ay naging mabuting mamayan at may sarili itong kakayahan sa mga vocational courses tulad ng wood art, pananahi at kung ano-ano pa. Minsan nga daw itong napagkamalang teacher ng nasabing Vineyard School dahil sa kagalingan nito. At nakita pa nila ang tinutukoy nilang si Martin Jr. na si John Wolverton, na naging asyendero at naging maganda naman ang mga lahi nito. May mga farmer at may mga professional din. Sa tingin ng mga tao nag-aaral sa buhay ni Goddard, maring ito siguro ang nagtulak sa kanya para baguhin at pagsisihan ang proposal niya in the later part of his life. Medyo kumambyo siya ng konti sa lahat ng findings niya. Naging okay na sa kanya na mag-aral ang mahihina at pwede na itong makapag-asawa. Ayon kasi sa kanya, pwede naman pala itong mabigyan ng magandang edukasyon. Kaya, sa tingin ko, Brad, tama rin yung pagiging choosy mo eh. Talaga madaling pumili ng chicks, katulad ni Martin Kalikak. Kaya na kami ngayon. Brad! Paalala sa atin na ang mundong ito ay para sa lahat ng nabubuhay at hindi para sa ilan lamang. We need to learn to respect and be human to others. Kahit may physical, mental, and intellectual man itong kahinaan, o sa kahit na anong aspeto, bigyan natin siya ng pagkakataon na umangat. Because everyone shine in their own stage, in their own field. And avoid giving stigma. So guys, kapag pinili ka ng isang criminologist na alam ng istoryang ito, ibig sabihin nun,
pamatagalan na yung relasyon nyo. Loyal kami. Ayaw na may mangyari. Yung nangyari kay Martin Kalikak. Panghuli, huwag kang maniwala sa chismis. Tanga lang naniwala dun. Chismoso pa naman ako. Disclaimer lang mga kaibigan. Ang videong to ay may mga subjective content. Ibig sabihin, may mga paksa dito na galing sa sarili kong pag-analyze sa tsorya. According sa mga research ko, from books down to e-books. So, I hope if you have criticism, it would be constructive for both of us. Ang learning naman kasi is continuous. So, just feel free to comment down below and click the subscribe and bell notification button kung sa tingin mo nakatulong ito sa inyo. Salamat.